Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Ako si Kuya Olan. Tama yung nabasa ninyo sa thumbnail ko na kumikita na dapat ako ng dollars sa YouTube. Kaso, yun. Tama rin yung narinig ninyo na pwede tayong kumita ng dollars sa YouTube. Kumita ng pera sa YouTube. And yun din ang pag-uusapan natin. Tatlong bagay lang. Number one, paano ba mag-start ng YouTube channel o paano ba maging isang YouTuber. Siguro basic lang naman. Yung konting nalalaman ko lang, i-share ko lang sa inyo. Number two, bakit hindi pa rin ako umikita ng malaki sa YouTube. Number three, magkano na ang aking kinita sa YouTube. Ayun. So, number one, paano ba mag-start o magkaroon ng account sa YouTube? Once na ikaw ay gumawa ng email account sa Gmail, ay automatic pwede ka na rin mag-log in pag gumawa ng YouTube channel mo, YouTube account mo. Okay? So, gawa ka ng email account. And then, pag nakagawa ka na ng email account, pwede ka na rin mag-log in sa YouTube mo, YouTube account. Okay? Just sign in using yung email address na ginawa mo sa Gmail and then yung password mo. Mag-sign in ka lang doon sa YouTube and then, ayun, mayroon ka ng YouTube account. Meron ka ng YouTube channel. And actually, pwede ka pang gumawa ng maraming channel using that account. Pwede ka mag-create ng iba-ibang channel. Depende sa gusto mong maging topic. Kung ang topic mo ay sa music, pwede ka mag-create ng YouTube channel patungkol sa music. Kung ang topic mo ay pagsayaw, pwede ka gumawa ng YouTube channel sa pagsayaw. Kung ang topic na gusto mo ay pagre-review ng mga gadgets, pag-unbox ng mga gadgets ng mga toys, pwede ka rin gumawa ng channel patungkol doon. So yun, once na meron ka ng account sa YouTube, start uploading videos. And then yung video na ina-upload mo, kapag maraming manonood niyan, kapag maraming magsasubscribe sa channel mo, dyan na mag-start mag-generate ng income ang iyong YouTube channel. Okay? So, noon kasi, siguro sagutin na rin natin, ikwento ko na rin yung pangalawang topic na bakit hindi pa ako kumikita ng malaki sa YouTube ngayon, pati hindi ako kumita ng malaki. Noon kasi, ang requirement ng YouTube is 10,000 views, kung hindi ako nagkakamali, para ma-monetize ang iyong account. Ibig sabihin ng ma-monetize is pwede nang kumita ang iyong account. Iseset mo yung sa settings ng iyong YouTube account, yung pagiging yung monetization na tinatawag. Kapag nagkaroon na ng 10,000 views noon, ay pwede na ma-monetize ang account mo. Okay, but right now, iba na ang rules ni YouTube. Ang alam ko is dapat meron kang 4,000 watch hours. Sabihin, ang mga videos mo ay pinanood ng 4,000 hours. Okay? And then pangalawa, dapat meron kang 1,000 subscribers. So, dapat meron kang 1,000 subscribers, 4,000 watch hours ng mga videos mo para ma-monetize yung account mo. Okay? So, ako kasi, nag-start ako mag-YouTube 2007. And then, nag-upload ako ng ilang videos. And naabot ko noon yung requirement ni YouTube ng 10,000 views. Kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Mag-comment po tayo. And then, ayun, na-monetize yung account ko. So, may kinita ako sa YouTube. Kaso, yun, tumigil ako sa pag-upload ng mga videos. Nag-stop ako gumawa ng mga videos ulit. So, as in totally, can you imagine, from 2007 and then last year lang ako, 2017, ulit nag-start mag-upload ng videos, gumawa ng video, and until now, eto, nag-gumagawa na ako ulit ng mga videos. So, can you imagine, kung naging consistent ako sa pag-upload ng mga videos, ang sabi niya, consistency is the key. Okay? Para ang iyong YouTube channel o pagiging YouTuber mo ay maging successful, dapat maging consistent ka. At yun ang hindi ko nagawa. So, hindi ako naging consistent sa pag-upload ng videos. I don't know, siguro dahil naging busy, maraming ginagawa. Pero actually, pwede mo kasi talagang gawin eh. Pwede mong gawin yun. Nag-aaral ka, pwede kang gumawa ng mga videos patungkol sa pag-aaral mo.
nagtatrabaho ka, pwede kang gumawa ng mga videos patungkol sa trabaho mo. Ano man ang hilig mo, pwede mo kasing gawa ng video. So pwede kang maging consistent sa family mo. Kung may mga anak ka, pwede kayong gumawa ng mga videos ng mga anak mo. So yun yung mga bagay na hindi ko nagawa. Kaya hindi pa rin ako kumikita ng malaki sa YouTube. Pero alam niyo ba, nanonood ako ng mga ilang video sa YouTube ng mga proof ng kanilang kita. Meron ako lately na nakita na kumita siya, babae, bata pa actually. Last March lang siya naging active sa YouTube. So last March lang siya naging active. So kumita na siya ng 6,000 pesos, 6,000 plus. Ang mga views ng kanyang account, ng kanyang mga videos ay nasa 20,000 plus na views. 40,000, I don't know, may 10,000, may 16,000. So ganun lang. Pero alam niyo ba ngayon nung nag-upload siya ng bagong video na pinakita niya yung kanyang kinid sa YouTube, ilan na yung views niya? 800,000 plus na yung views. So, ini-imagine ko yung 6,000 plus na kinita niya, magkano na kaya ang kikitain niya ngayon? So, naging consistent siya. Kung ano-ano lang mga tutorial, pag may make-up, kung ano-anong hilig niya bilang babae. So, yun, maging consistent tayo. Payo ko sa mga bago pa lang na gusto mag-start ng YouTube channel nila o YouTube account nila, maging consistent ka. Mag-focus ka sa kung ano yung tingin mo hilig mong gawin, paborito mong gawin. Kung gusto mong mag-tutorial, mag-tutorial ka. Gusto mong magpakita ng talent mo, magpakita ka ng talent mo. Kung ano yung tingin mo magugustuhan ng mga tao. Gusto mong maging komedyante ka, yun ang karaniwang pumapatok, yung pagpapatawa. So yun. And then, ayun na nga. So, from 2007 hanggang 2018, yun na. Hindi ako naging active, hindi ako naging consistent. So ngayon, andan na ba kayong makikita kung magkano yung kinita ko sa YouTube? Ewan ko lang. Baka matawa kayo. Yung mga matatagal na nag-YouTube, for sure, yun ako, sayang, sayang. Sigurado sinasabi nila, sayang. Pero kayong mga bago, sana may matutunan kayo sa aking video ngayon. Sana, huwag niyong gawin kung ano yung ginawa ko na hindi ako naging consistent. So yun, eto na. Ready na ba kayong makita kung magkano yung kinita ko sa YouTube from 2007 up to now? So eto na. Ayun, guys. So nakita niyo na kung magkano kinita ko from 2007 up to 2018. Gulat kayo, no? $3.20. Can you imagine? Kung tinuloy-tuloy ko siguro yung pagkagawa ng videos, pagkagawa ng mga ganito, kung magkano na kinita ko. Siguro, kinita ko siguro 1,000, 2,000, 3,000. Hindi ko alam. Pero sigurado ako malaki na. So guys, hopefully ay may natutunan kayo at meron kayong napulot sa video ko ngayon. And ayun, kung nagustuhan niyo yung video ginawa ko, please huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para lalo ako ma-inspire na gumawa pa ng mga videos na makakatulong sa mga YouTubers at sa mga iba pa na gusto mag-start ng YouTube. Once again guys, please subscribe and thank you so much for watching. Bye-bye.